Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Huwag po kayong magulat kung simula ngayong araw ay makakakita po kayo ng higit marami pang mga sundalo at pulis, lalo na sa Metro Manila kesa nung nag-umpisa itong Luzon lockdown. Pero hindi raw ho ito martial law. Kailangan daw po kasing higpitan palalo ang pagpapatupad sa Enhanced Community Quarantine o ECQ kung gusto nating ma-flatten yung curve o mabawasan yung mga nagkakasakit sa COVID-19. Sa ilang mga barangay daw kasi, hindi na kaya ng mga opisyal o mga tanod ang mga pasaway. Kaya ayan, unang nasampulan ang isang palengke sa Cavite kung saan nag-deploy ng mga sundalo na karaniwan sa gyera sumasabak. Nakatutok si June Veneracion. Isang combat unit ng Philippine Air Force ang ipinadala sa 13 Martires, Cavite bilang tugon sa pakiusap ng provincial government. Kasama ang mga pulis, pinasok nila ang palengke. Nasatamas mo. Nagdidinde ka tapos hindi mo sinasatamas mo. Isang buwan na tayo, di nyo pa rin natototo. Pagkatapos ay inikot nila ang mga kalye ng isang relocation site kung saan marami raw ang lumalabag sa mga patakaran ng lockdown. Sigurado ko po ito, mapipilitan na po sumunod yung mga tao. Madidisiplina po ito mga ito. Dinampot ang mga naabutan sa kalsada na hindi katanggap-tanggap ang ibinigay na dahilan. Nasa 200 ang hiduli ng mga pulis at sundalo. Grabe naman yan! Bumibili na kami ng una kasi umulihin. Mabuti kung may kriminal kami, hindi naman eh. Meron po kaming quarantine pa, sir. Bakit kami uulihin? Bumili lang po kami ng ulam. Sabi ng pulisya, kahit merong quarantine pass pero wala namang dalang ID o suot na face mask, huli pa rin. Ayon sa mga pulis, alinsunod ang ipinatutupad nila sa mga panuntunan ng PNP, kaugnay ng ECQ na lahat ng lalabas dapat may quarantine pass at ID at dapat naka-face mask. Ang isang ito naman, bukod pa sa paglabag sa ECQ, sabit din siya sa liquor ban. Kasama namang nabit-bit sa hulihan ang manok na panabong ni Tatang. Nakatahal ito doon sa labas, tinanggal ko. Pagka may dumaan mga sundalo, inuli ako. Sandaling nabilad sa tirik na araw ang ilan sa mga nahuli. Lahat sila, pauuwi din naman matapos ang 4 oras na lecture tungkol sa COVID-19 at ECQ. Pero kapag nahuli ulit, overnight detention na raw ang kanilang parusa at posibleng may kaso pa. Nasa 25,000 na ang mga nahuli dito sa Cavite dahil sa paglabag sa Enhanced Community Quarantine. At kapag patuloy na tumaas ang bilang na yan, ang susunod na pakikiusapan na raw ng provincial capital na i-deploy dito sa probinsya ay ang mga Marines. Sabi ng Kapitolyo, wala na raw pakiusapan ngayon, lalo't 19 na ang nasawi sa Cavite dahil sa COVID-19. 135 naman ang positibong kaso. Kung matigas pa rin ang ulo nila, kung ayaw pa rin madala talaga, hihigpitan ko pa lalo to. Malamartial law na to kung talagang makulit pa rin sila. Maaring sa tingin, sa pananaw ng mga civilian, is mas mahigpit kami. Subalit sa amin, suporta lang kami sa PNP. Nagbabala ang Kapitolyo na maging ang nasa 2,000 private subdivision sa Cavite ay papasukin na rin daw ng mga pulis at sundalo para ipatupad ang ECQ. June Veneracion, nakatutok, 24 Horas. Pati ang PNP o ang Philippine National Police, inilabas na ang kanilang elite unit na Special Action Force o SAF sa mga lansangan ng Metro Manila. Ang pakay nila, yun ding mga pasaway sa ECQ. Yan ang tinutukan ni Marisol Aguraman. Mga armed personnel carrier at iba pang malalaking sasakyan ng Special Action Force. Mga subtrooper na naku-full battle gear at maitbit-bit na mga matataas na kalibre ng baril. Huwag nang magtaka kung makikita mo sila o makakasalubong dito sa Metro Manila. Simula kasi sa araw na ito, idineploy na rin sila bilang karagdagang puwersa ng PNP. Tulad na lamang dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Special Action Force ng PNP ang nag-iikot at nagpapaalala sa pamamagitan ng kanilang PA system kung paano mag-ingat sa COVID-19. Bukod pa riyan, meron din mga subtrooper na nakadeploy dito sa palengke. Kanina, in-inspeksyon ni Joint Task Force COVID Shield Commander Guillermo Eliazar ang deployment ng SAF. Pero bakit nga ba kinailangang i-deploy ang elite unit ng PNP sa matataong lugar gaya na lamang sa mga palengke? Para ibang matigas ang ulo,
maging disiplinado. Taan dito sa mga identified places prone to violation of social distancing. Babantayan din daw nila ang mga hindi otorisadong tao na lumalabas. At kung otorisado man, titiyaking ang quarantine pass ay hanggang sa nasabing lugar lang. Mahigpit ang bili ni Eleazar sa mga SAF trooper. With your presence at pagpapatuloy pa rin sila sa paglabag sa mga natuntunin ng ating enhanced community quarantine, hulihin nyo ang mga tao na papatingin sa mga APC at sa SAF troopers. Sana ang gawin na lang nila, yung talagang pasaway, yung hulihin ng hulihin. Mas maganda nga po yun eh. Para lagi mapaalalahanan yung mga tao sa dapat nilang gawin. Ang Pase Libertad, bantay sarado na rin ang SAF. Mga pasaway, wala na masyado na. Tiniyak kung mga otorisadong tao lang ang nasa labas. Taga dito lang kayo sa malapit. Kayo lang, kayo yung member ng household yun na namamalengke. Sa Pasig, may nakapwesto rin mga APC ng SAF at mga troopers sa kalsada malapit sa komunidad. Meron kasi dyan maraming mga pasaway kaya dito na dinadala. So maganda actually ito, hindi sila fixed it. Katulong na rin sa checkpoints ang mga SAF trooper at nakakalat na rin sa nasabing lugar. Nagulat nga po ako mami. Oo, nung makita mo. Opo. Kasi ordinary yung pulis na nakikita mo. Nga po na. Ano masasabi niyo po? Okay naman po para sa mga tao. Hulong team ng SAF ang nakadeploy ngayon sa NCR. Tiniyak naman ni SAF Director Cliff M. Piso na hindi apektado ang kanilang operasyon sa ibang lugar contra insurgency kahit pa nakatutok ang ibang troopers sa gyera naman contra COVID-19. Yung mga units natin na nasa labas na kung saan mayroon tayong problems ng insurgency, hindi na natin ginalaw yon. So yung mga ginagamit natin ng mga tropa dito ngayon within National Capital Regions ay yung mga tinatawag nating co-located na mga units natin within Metro Manila. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas. Mga pulis at sundalo rin ang magpapatupad ng 48 oras na hard lockdown sa Sampaloc, Maynila. Ang mga taga-roon naman ay nagsiguro na at kanya-kanya ng imbak ng pagkain. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, nagsimula ng mag-ipon ng supply ng pagkain at iba pang mga supply ang mga taga-Sampaloc matapos ngang i-anunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno kanina na magkakaroon ng hard lockdown o yung mas mahigpit na pagpapatupad ng quarantine procedures dito sa distrito para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 at syempre para makapagsagawa na rin nitong tinatawag na targeted mass testing. Ilang minuto lang matapos i-anunsyo ang lockdown na magsisimula sa Huwebes na pasugod sa mga supermarket at pamilihan ang ilang mga residente ng Sampaloc. Pagkain at toiletries ang binili ng karamihan. Dagdag na lang daw ito sa naunang mga naipong supply dahil Sabado pa umuugong ang balitang total lockdown. Kaya po bumibili na po ng pang ano sa bahay. Opo. So ano, okay lang sa inyo? Okay lang po para hindi na po dumami. Prepared na ba kayo? Pandagdag lang po. Pandagdag. Pero prepared na kayo before? Opo. Ano mga priority items na binili mo? Mga tinapay po, tsaka dilata, tsaka diaper po ng anak. Ang mga taga-barangay, nagsimula na ring ikalat ang impormasyon at hikayatin ang kanilang mga nasasakupan na maghanda na. Pero wag rin daw mag-alala masyado dahil sapat naman ang supply ng bigas at pagkain para sa mga maapektuhang barangay. Nagbabahay-bahay kami, sinasabihan namin na to prepare, may panahon pa tayo para bumili o mag-impok ng kanilang mga pangangailangan sa loob ng bahay. Pasado alas 2 ng hapon, inanunsyo ni Manila Mayor Isko Moreno ang hard lockdown na magsisimula alas 8 ng gabi sa Huwebes at tatagal hanggang alas 8 ng gabi Sabado, a 25 ng Abril. Napapaloob ang lockdown sa Executive Order 21 na pirmado din ng City Council. Ito'y para raw makapagsagawa ng targeted mass testing ng mga posibleng nahawaan ng sakit. Sa huling tala ng Manila City Health Department, may 79 ng residenteng nagpositibo sa COVID-19 sa distrito, ang pinakamataas na bilang sa buong lungsod. Nangunguna din ang Sampaloc sa bilang ng suspected COVID-19 patients na may 285. Hereby orders the 48-hour shutdown, or mas madali nyo maintindihan, hard lockdown from 8 p.m. of April 23 until 8 p.m. of April 25 of 2020 of the entire Sampaloc District of Manila.
for purposes of disease surveillance, verification or testing, and rapid risk assessment. Magbabantay ang mga pulis, sundalo at iba pang ahensya sa mga tinatawag na choke point sa palibot ng halos 200 barangay na sakop ng Sampaloc. Kanina pa lang, may mga nakapwesto ng sundalo at kanilang mga military truck. 6 na major checkpoints ang itatayo para matiyak na walang residenteng makakalabas ng distrito. Bawal ding lumabas ng bahay ang mga residente habang may lockdown. Kanselado ang mga quarantine pass at tanging mga medical personnel lang, mga sundalo, police, government employees na kasama sa emergency and security services, mga piling barangay officials at mga may IATF PCOO IDs na taga-media ang pwede lang maglabas-masok habang umiira lang lockdown. Babala ni Yorme, sa mga pasaway at mahuhuli na lalabag sa lockdown, huhulihin kayo at ilalagay sa isang detention facility. Sa 4 na covered courts sa distrito na magsisilbing detention center, mananatili ang mga mahuhuli hanggang matapos ang lockdown sa Sabado. 4 na area yon, doon namin ilalagay, imbis na sa kulungan, in violation of the Bayanihan Law and the ECQ, instead na sa kulungan sila, baka dumami, so inisip namin, patulugin namin sila sa mga sports complex doon na magiging holding area. Hanggang matapos. Vicky, hindi ganong nahirapan itong mga barangay officials na nangangasiwa nga daw dito sa may trabaho market kung saan 2 barangay nakakasakop dahil hindi naman daw sobrang dami ng taong dumating para mamili, no? Pero maaaring magbago ito sa mga susunod na araw. Hindi daw gayang sitwasyon noong linggo, noong unang sumabog o yung narinig itong balita ng total lockdown kung saan napakaraming tao ang nagsidagsaan at hindi na sumunod sa social distancing. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Sa Quezon City, total lockdown naman ang ipatutupad sa mahigit 90 barangay. Ibig sabihin, mas mahigpit na ang pagbabantay at paghuli sa mga lalabag sa quarantine. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Atom, tutuluyan at maharap talaga sa reklamo ang mga paulit-ulit na lumalabag sa enhanced community quarantine dito sa Quezon City. Ang mga magulang naman ang mananagot para sa mga matitigas ang ulong mga menor de edad. Bus na ang ginagamit sa mga nahuhuling lumalabag sa enhanced community quarantine sa Quezon City. Hanggang kaninang tanghali, 6 na po na ang nahuli sa Barangay San Roque at Barangay Socorro sa joint operation ng Quezon City Department of Public Order and Safety at QCPD. Hinuli sila dahil walang suot na face mask, walang dalang quarantine pass, o kung meron man, hindi naman kanila. Kung kanino nakapangalan yung quarantine pass, yun lang po ang pwede lumabas. Eh ngayon po, yung asawa ko, trabaho, kailangan ko bumili. Yung cancer ko po patient doon. Ano pong gagawin ko doon? Sa asawa ko nakapangalan. Eh hindi naman pwedeng lumabas kasi buntis siya. Kaya ako na lang gumagamit. Kasi ang iba dito may mga quarantine pass na isang tao and family. Bawal ho yun. Dapat specific yung isang pangalan na siya lang talaga ang gagamit. Ang bawat nahuhuli, chinecheck ang temperatura at pinag-aalkohol sa pagsakay sa bus. May physical distancing din sa loob. Sa PCP2 ng Station 7, dumadaan sila sa profiling at interview. At tulad ng ibang nahuhuli sa paglabag ng batas, kinukuna na rin sila ng litrato. Di tulad ng mugshot, may hawak man silang placard ng kanilang pangalan, wala namang nakasaad na reklamong kanilang kinakaharap. Kala nila, hindi makatotohanan yung problema ng COVID virus dahil nakikita siguro na kung konti naman yung nahahawa, baka akala nila hindi sila tatablan. Magkaroon naman ng disiplina at magkaroon sila ng takot talaga na the government is meant to discipline people na disobey the rules. Dadaan sa lecture at manonood ng educational video sa COVID-19 ang mga nahuhuli. Pauuwiin rin sila pero ang mga paulit-ulit na lalabag maharap sa reklamo. Papailan niya ng kaso for violation of ECQ. Magugulat na lang sila, meron sila subpoena na matatanggap dyan. Maniningil tayo na.
definitely hindi pwedeng walang ngipin yung programa natin dahil nga hindi susunod. Ang mga menor de edad kailangan sunduin ng mga magulang para makausap ng mga otoridad. Dapat po sila yung maging responsable sa pagpapalaki ng mga bata. Magmula March 26 hanggang kahapon, 2,906 na ang nahuli sa buong lungsod. Sa ngayon, 94 barangays na sa Quezon City ang nagdeklara ng total lockdown kung saan mas mahigpit ang pagbabantay at panguhuli. Dahil yan sa taas ng mga confirmed case at peligro ng pagkalat pa ng sakit. Maaaring ideklara ito ng barangay chairman at aabisuhan na lamang ang LGU. Tanging mga may quarantine pass sa barangay na yun lamang ang papayagang maglabas-masok. Marami na rin ang mga saradong kalsada at may tukoy na exit at entry points lang sa barangay. Iba ito sa mga lugar na nasa Extreme Enhanced Community Quarantine sa 34 na barangay. May piling mga bahay ng mga confirmed case ang hindi papayagang lumabas ng tirahan at hahatira na lamang ng pagkain at pangangailangan ng barangay. May mas mahigpit silang mga checkpoint. At ang Quezon City pa rin nga ang may pinakamaraming kaso na lungsod dito sa bansa. Yan ay sa 1,062 DOH confirmed cases. 94 na ang nasasawi habang 92 ang recoveries. Yan ang latest mula nga dito sa Quezon City. Atom. Maraming salamat sa Lima Refran. Nagpasak lolo na rin sa mga sundalo ang mga otoridad sa isang barangay sa Pasay na naka-total lockdown na rin ngayon. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Jessica, talaga raw marami pa rin ang lumalabag sa enhanced community quarantine dito sa barangay 178 Maricaban, Pasay City. Hindi na kinaya ng mga kawani ng barangay kasama ang mga pulis at ilan pang tauhan ng LGU. Kaya simula kaninang umaga ay nagdeklara na ng total lockdown dito sa buong barangay. Noong mga nakaraang araw, parang walang lockdown sa mga kalsada sa barangay 178 sa Maricaban, Pasay City. Tatlo ang confirmed COVID cases dito. Grabe yung bangungot sa umaga, yung mga tao, hindi masaway. Pag ikot ng tanod, babalik uli. Pag ikot uli, aalis na naman, babalik na naman. Kaya isinailalim sa total lockdown ang barangay 178 simula alas 6 kaninang umaga. Nagpasaklolo rin ng barangay sa Philippine Army. Simula raw nang magkaroon ng total lockdown dito sa barangay 178 kaninang umaga, pumoste na ang hindi bababa sa 40 sundalo sa bawat eskinita, lalo na doon sa kilalang maraming lumalabag sa quarantine. Mahigpit ang pagbabantay ng mga sundalo sa tatlong entry points ng barangay, pati na sa mga eskinita. Bawal lumabas. Sarado lahat ng tindahan, kahit mga nagbebenta ng pagkain. Simula po ngayong araw na to, lahat po ng tindahan ay sarado mula alas 4 hanggang alas 3 ng hapon. Pagka alas 3 hanggang alas 8, pwede po sila magbukas. Ganoon po. Kasabay sa oras ng pamamalengke nila. Paborang ilang residente. Medyo mahirap-hirap din kasi hindi makalabas. At saka mga tindahan, sarado talaga. Kaya ang ginagawa namin, sumusunod na lang kami sa patakaran. Okay, maganda rin po yun para makaiwas talaga sa kumakalat na sakit. Ayon sa Pasay LGU. Kung talagang ang feeling ng barangay, hindi nila makontrol yung kanilang mga constituents. Kahit nandoon na yung aming pulis at nandoon na rin yung mga tulong na nanggagaling sa barangay at sa LGUs po, sumusulat lang po talaga sila. At sila ay nagpapadala ng mga pwede pong makatulong, even the reservists po. Pero dapat alam din po yan ng ating LG. Pero nagpaalala si Mayor Rubiano sa utos ng DILG na gawing clustering at tanggalin ang window hours sa pamimili ng mga residente. Naglalabas po ako ng EOs dyan, kaya ang mga barangay dati na naglalagay ng parang iniitian nila yung operating hours ng ating mga establishments, dapat alam nila na hindi nila dapat gawin yon at ang gawin nila ay i-relax po yung hours ng pamimili. Sa Las Piñas, arestado ang dalawang nagbebenta umano ng Pekeng Quarantine Pass sa barangay CAA. Ayon sa pulisya, 20 pesos daw ang bentahan ng bawat Pekeng Quarantine Pass. Bari, nakatanggap po kami ng tawag sa isang concerned citizen na nagsasabi po na nagkalat po yung mga Pekeng Quarantine Pass. Kaya po agad, nagsagawa po ng operation ng Las Piñas City Police
Nasa 30 residente ang nabentahan nito. Dumami po yung mga taong nasa labas na nag-violate dito sa tinatawag natin na quarantine. So nagtaka po kami dahil bakit nagkagano? Imbis na kumunti, dumami. Kapansin-pansing iba ang kulay ng pekeng quarantine pass. Walang dry seal ng barangay at simpleng bond paper lang ang ginamit. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspek pero umamin sa gawain ng isa sa kanila. Mahaharap sila sa kasong falsification of public documents. Jessica, dito pa rin sa Pasay City, hindi raw isinasantabi ang posibilidad na sumunod ang ibang barangay sa pagdedeklara ng total lockdown at paghingi ng assistance mula sa AFP depende sa sitwasyon sa kani-kanilang mga lugar. Basta raw may koordinasyon sa LGU. Sa ngayon, 142 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Jessica. Ingat at maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Nakatanggap na po ng 8,000 pisong ayuda mula sa DSWD ang ilan sa mga pinakamahihirap sa Caloocan. Pero tanong ng ibang kabarangay, naggipit na gipit din, paano naman kami? Nakatutok si Mark Salazar. Nasa loob ng covered court ng Barangay 185 North Caloocan ang maaayudahan ng 8,000 peso social amelioration ng DSWD. Sila ang mga napiling pinakamahirap daw sa mga mahihirap. Isang labandera po. Kasi minsan, kagaya nung walang COVID, nakakatulong naman po sa akin yung mga anak ko. Yung panganay ko po, gumagawa ng walis. Yung isa naman po, housekeeping. Ngayon, wala ko sa trabaho kasi nga po, naiinto sila. Pagkakasyahin ho natin hanggang sa matapos ho yung lockdown. Kung maaari. Kung magkakasya po, sana sa awa ng Panginoon. Matapos ng maaga para hindi po tayo mahirapan. Habang tinatanggap nila ang 8,000 piso, nakatanaw naman sa labas ng covered court ang mga hindi mabibigyang naghihirap din naman. Siyempre, masama rin ang loob dahil single parent ako. Sana maging pantay-pantay sana, lahat sana. Ganon kasi katulad namin sa bahay. Tatlong pamilya kami, mother ko lang ang binigyan. Kasi senior sa PWD. Wala na pong trabaho. Ngayon po yung mga anak ko, mga nagugutom na po. Ako nga po, hindi ako makalabas dahil wala na pong quarantine pass. Ngayon lang po nagbabasakali akong mabigyan ng DSWD ko. Wala na nga raw mukhang maiharap ang kapitan sa mga galit niyang kabarangay. Karapatan nilang sabihin yun. Pero dapat naman sanang maintindihan nila na hindi kami ang nagpapatupad ng mga ganitong problema o batas. Ito po yung DSWD. Dapat si DSWD nagpapaliwanag din ng maayos. 8,853 na pamilyang naghihirap sa barangay ang isinumiti ng barangay chairman na si Ronnie Masaway sa DSWD. Pero 3,732 lang daw ang inaprubahan. Sinasabi sa itas, ibigyan lahat. Ang sinasabi ni DSWD, ito lang ang ibibigay namin. Tumanggi po kami doon. Ang sabi namin, hindi namin ibibigay yan. Anong sabi ng DILG sa amin? Kakasuhan na namin kayo. Dereliction of duty. May choice po ba kami? Kakapiranggot yan. Lahat ng tao, binubuli kami. Minumura kami. Pero kami po ba dapat sisihin? Hindi lang sa Barangay 185 ang ganitong problema. Sa buong Caloocan, nasa kalahati lang ng mahigit 400,000 poorest families nila ang aayudahan ng national government. So, hindi naman ho talaga lahat ng declared na household based doon sa NSO survey 2015-2016 mabibigyan. Parang certain percentage lang po ang mabibigyan doon. If I'm not mistaken, parang 52%. Lampas 200,000 mahihirap na pamilya ng Caloocan ang hindi makatatanggap ng social amelioration ng DSWD para sa Marso at Abril na naka-lockdown sila. Nakatabi raw ang listahan ng mga hindi naayudahan sa pag-asang baka naman magbigay pa rin ang DSWD sa susunod na buwan ng para naman sa kanila. Si Mayor po, meron po siyang program, yung 1,000, amelioration din po yon. And then, nag-commit naman po ang DSWD no, na after nito,
pwede ho magkaroon ng another proposal, may listing. Yun po siguro yung mga hindi mabibigyan. And then, ipa-forward po sa DSWD. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Kapapasok lamang na balita, sa Huwebes na magdedesisyon si Pangulong Duterte kung i-extend o tatapusin ang enhanced community quarantine sa Luzon. Ayon po yan kay Senator Bongo. Ang mga health expert namang nakausap ng Pangulo, inirekomendang ipagpatuloy lamang ang lockdown sa mga lugar na maraming kaso ng COVID-19. Nakatutok si Joseph Moro. Ito ang pulong sa Malacanang ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilang health experts kasama ng ilang mga dating kalihim ng Department of Health o DOH. Kailangan kasing desisyonan ng Pangulo kung i-extend pa o tatanggalin na ang enhanced community quarantine sa buong Luzon na matatapos sa April 30. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ilan sa mga tanong ng Pangulo sa mga eksperto. What will happen if he lifts ECQ to certain kinds of people? What good will lifting or relaxing ECQ give to certain sectors of society? How many people will die if ECQ is lifted, modified, or retained? Is there a possibility of a second wave? Sa madaling sabi, darami ba ang kaso ng COVID kapag nilift ang quarantine? Sabi ni Roque, wala sa mga health expert na kinausap ng Pangulo ang nagrekomenda ng total lifting ng quarantine. Ang rekomendasyon nila, ipagpatuloy ang ECQ sa mga lugar na maraming COVID-19 tulad ng Metro Manila. Ang rekomendasyon po nila is ituloy ang ECQ dun sa mga areas na meron talagang outbreak ng COVID-19. And that is NCR, sir? NCR, Cebu, and Davao. I stand corrected. It's not just NCR, it's also Calabar Zone and portions of Bulacan. Ipinakita ni Roque ang graph na nagsasabing kapag ipinagpatuloy ang ECQ, bababa talaga ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pero paano naman ang ibang lugar na hindi ganoon kataas ang bilang ng kaso ng COVID-19? Sabi ni Roque, sa mga health expert na nakausap ng Pangulo, walang nagrekomenda na ipagpatuloy ang ECQ sa buong Luzon. There was almost a consensus na ang ECQ hindi naman dapat ipatupad sa buong Luzon. Ito po ay by way of recommendation. Isa sa mga rekomendasyon ng grupong inatasan ng Pangulo para pag-aralan kung ano ang gagawin sa ECQ ay ang modified quarantine. Ibig sabihin, may quarantine pa rin pero may ilang industriya na papayagan na gumana na ulit. Some areas, provinces, doing much better than others. In terms of dito sa mga probinsya na yan, wala namang cases ng COVID-19. Sa mga set ng provinces na to, meron pero very manageable, kukonti lang. Sa set ng provinces na to at mga lugar na to, medyo ito dapat bantayan natin. Kasi hindi pa natin masyado pang marami at may threat pa ng COVID-19. Titingnan din ng IATF ang klase ng transportasyon na pwedeng masiguro ang social distancing at pwede ng payagan. Sabi ng IATF at ng Malacanang, wala pang desisyon sa ngayon si Pangulong Duterte. May panahon pa naman daw para pag-isipan ito. Ibinalik muna ng Pangulong rekomendasyon ng IATF para mas mapag-aralan ito. Gusto rin ng IATF na bigyan ng mas maraming opsyon ng Pangulo. Sabi ni Nograles, bago raw isipin ang pagtatanggal ng ECQ ay dapat kontrolado na ang pagdami ng COVID-19 sa bansa at kung maraming tatamaan ay kakayanin ito ng ating healthcare system. Ibig sabihin, maraming ospital ang kayang gamutin sila o may mga paglalagyan ng magkakasakit tulad ng mga quarantine facilities na naitayo na. Sa ngayon, dahil sa mas malawak na testing, mukhang kontrolado naman na raw ang pagkalat ng COVID. Kung noon, hanggang 18% ng mga tinitest na nagpo-positibo sa COVID-19, ngayon daw 13% na lamang yan. Mas magiging kampante tayo to modify if our testing gets even more expanded. The more we expand our testing capacity, the more we have confidence in modifying the quarantine. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. 5 araw na raw aabutin ang paghihintay sa resulta ng COVID-19 testing sa RITM. Limitado muna kasi ang operasyon nito dahil tinamaan ng virus ang 43 nilang staff. Paano kaya ang mga sample mula sa iba't ibang mga lugar? Yan ang tinutukan ni Leigh Alves.
Sa gitna ng pagsisikap ng pamahalaan na maitaas pa ang kapasidad ng testing para sa COVID-19, tinamaan pa ng virus ang 43 empleyado ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM na pangunahing laboratorio pa naman na nagsasagawa ng mga COVID-19 test sa bansa. Ayon sa statement ng RITM, ang natukoy na index case o unang kaso sa kanilang mga kawani ay isang encoder na nakuha ang virus mula sa kanyang komunidad. Kinukumpirma po namin na 43 po sa mga staff ng RITM ay kumpirmadong positibo sa COVID-19. Dalawa po sa kanila ay may edad na 60 taon at pataas, ibig sabihin more than 60 years old. Sinisigurado po ng kagawaran na mahigpit na sinusunod ng mga empleyado ng RITM ang lahat ng infection prevention and control protocols at hindi po nakuha ang virus mula sa pagpoproseso ng kanilang mga tests. Napilitan tuloy ang RITM na mag-scale down ng laboratory operation na tinatayang magtatagal hanggang Biyernes, April 24. Ito'y habang nag-check up at nagtetest sila ng lahat ng RITM personnel at nagde-decontaminate ng mga pasilidad. 719 na iba pang kawani ng RITM ang naghihintay ng resulta ng kanilang COVID-19 test. Ginagawa ng kagawaran at ng pamunuan ng RITM ang lahat ng aming makakaya upang maproteksyonan ang ating mga healthcare workers. Sila po ay binibigyan natin ng sapat na PPEs at sumasailalim sa training sa tamang pagsuot at pagtanggal nito. Na-test na po natin ang ating mga empleyado sa RITM at binigyan ng karampatang atensyong medikal ayon sa kanilang kalagayan. Nagsasagawa po tayo ngayon ng contact tracing. Bago ang scale down, nasa 1,500 specimen ang daily testing target ng RITM. Naapektuhan daw ang kanilang kapasidad nang may tauhan silang na-infect. Naging saniraw ito ng kaguluhan sa kanilang hanay na nakaapekto sa trabaho. Sa ngayon, ang tatanggapin lamang munang specimen ng RITM ay mula sa Muntinlupa kung saan matatagpuan ang kanilang pasilidad, Paranaque, Las Piñas at Pasay. Ang iba, i-refer muna sa 16 na iba pang accredited COVID-19 testing centers. Pero hindi naman daw maaapektuhan ang kanilang hospital operations. Kung nitong mga nakaraang linggo ay lumalabas na ang resulta ng COVID-19 test ng RITM sa loob ng 2 hanggang 3 araw, ngayon 5 araw ng turnaround time dahil sa reduced manpower. Apektado ang tinatayang 5,000 specimen na pending ngayon sa RITM laboratories. Umaasa ang RITM na matatapos ang backlog sa katapusan ng buwan. Sinisigurado po namin na hindi maaantala ang ating mga resulta at lalo-lalo na po't ginagawa natin ang expanded testing sa ngayon. Inaasahan po natin na makakahabol po tayo sa mga backlog sa katapusan ng buwan na ito. Sa ngayon, nakabalik na po ang testing capacity ng RITM sa 1,200 tests per day. Batid ng RITM, nasanhi ng pagkabahala ang pagbabawas nila ng laboratory operations sa gitna ng pandemya. Pero kung hindi raw nila gagawin ito, mas maraming mahahawa ng COVID-19 sa kanilang mga empleyado. Nangako silang pansamantala lamang ito at magiging lubusang handa muli sa paglilingkod sa bayan sa gitna ng pandemya. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng limitadong COVID-19 testing ng RITM, naitala ngayong araw ang pinakakonting nasawi sa COVID-19 sa loob ng halos 2 linggo. Ang 9 na new deaths sa tala ng DOH, pinakakonti mula pa noong April 8. 437 na po ang lahat ng namatay. Gaya naman kahapon, 41 din ang nadagdag ngayong araw sa mga gumaling. 654 na po ang total recoveries. 140 naman ang mga bagong kaso na pinakamababa sa loob ng 11 araw. 6,599 na po ang lahat ng nagpositibo sa COVID-19. Pati ang Correctional Institute for Women, pinasok na rin ng COVID-19. 19 na detainee at 1 jail staff ang tinamaan ng sakit. Ayon sa GMA News Research, sa mahigit 3,400 na detainees doon, halos 500 ang mga senior na delikado sa COVID-19. Nakatutok live si Rafi Sima. Rafi. Atom, lalo pang hinigpitan ang paglabas-pasok ng mga kawani sa Correctional Institute for Women matapos nga magpositibo roon ang 20 katao, kabilang na ang 1 jail personnel. Sama-sama na ang 18 persons deprived of liberty o PDL sa isolation facility na ito sa loob ng Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nilang magpositibo sa COVID-19.
Ang mga PDL, binisita ni DOJ Undersecretary Deo Marco at Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Sa ngayon, mild lang naman daw ang sintomas ng mga PDL, habang ang iba ay asymptomatic. Galing sila sa iba't ibang dormitoryo sa pasilidad at una nang inihiwalay matapos silang kakita ng sintomas ng COVID-19. Lahat sila may contact sa tinaguriang patient alpha o ang unang nagpositibo sa sakit sa CIW. Yung mga iyon, sila yung mga symptoms ng cough, colds, kaya dinala sila doon sa alpha, quarantine alpha kung tawagin namin, doon nang galing yung 18. Ang unang nagpositibo sa CIW, isang 73 taong gulang na PDL. Una raw dinala sa dalawang ospital sa Mandaluyong at Pasig, pero tinanggihan. Tinanggap siya kalaunan sa isang ospital sa Maynila. Bukod sa edad, may iba pa raw itong iniindang sakit. Ang huling feedback update ng ating escort duty ay nasa maayos na kondisyon naman ng ating alpha. Sa ngayon, patuloy pa daw ang investigasyon ng CIW kung paano nakapasok sa kanilang pasilidad ang sakit, gayong matagal na raw ipinagbawal ang dalaw sa pasilidad. We are very much sure na na-contain natin, pero hindi natin masabi kasi ang kalaban natin ay virus. Hindi mo naman masabi. Para makatiyak, lahat daw ng kanilang kawani sa CIW, kasama na sina Director General Bantag at Yusek Marco, na una nang dumalo sa mga PDL bago napag-alamang sila ay positibo, sumailalim na rin sa COVID-19 test kanina. Si Superintendent Mangawit na kasama sa siyam na kawani na nauna ng tinest, negatibo naman daw sa virus. Pero ang isa nilang medical personnel ang nagpositibo. Aminado ang Correction Superintendent, may limitasyon ang kanilang pasilidad. Tinulungan tayo ng ICRC na takpan ang mga by providing mga tolda, luna, tapos nag-emergency procure kami ng mga mattresses na yun ang ginagamit at nag-donate ang ICRC ng folding beds. Kaya nakikater, actually kulang pa sila dun sa capacity ng quarantine site. Bago ang mga COVID-19 cases sa correctional, siyam na inmate na rin ng Quezon City Jail ang nagpositibo sa sakit. Naka-isolate na sila at nagpapagaling. Ang mga piitan ng isa sa mga mahigpit na binabantayan laban sa COVID-19, lalo pat pangkaraniwang siksikan at overpopulated ang mga ito. Nauna na rin tiniyak ng mga otoridad na nagpapatupad sila ng mga hakbang gaya ng pagbabawal ng mga dalaw bilang pag-iingat na kumalat sa mga piitan ng COVID-19. Kanina ato may inilabas na sa CIW itong 18 PDLs na nagpositibo nga sa COVID-19 at inilipat na sa NBP o sa New Bilibid Prison's Medium Security Compound sa Muntinlupa. Ito ay isang site hari kung tinatawag nila itong gusaling ito. Site hari kung saan ilalagay itong mga positive COVID-19 positive na mga PDLs. At nakahiwalay daw ito dun sa mga dormitoryo ng mga PDLs sa loob naman ng medium security compound. Ito yung pagtitiyak ng Bureau of Correction. Samantala, yung isa namang CIW personnel na nagpositibo ay naka-home quarantine ngayon sa CIW compound dito pa rin sa Mandaluyong. Atom? Maraming salamat, Raffy Tima. Hello there mga kapuso! Chika Minute Work From Home edition pa rin po tayo. Ang kapuso comedy genius na si Michael V, kabilang sa halos 40 singers na kumanta ng isang awitin para sa mga frontliners. Pero ang single na yan, layon ding makatulong sa ating mga modern day heroes. Kung paano, alamin sa Chika ni Nelson Candas. Ang nakakaantig ng damdaming awit na ito na pinamagatang Dakila Ka Bayani Ka ay nilikha para sa frontliners. Sa pamumuno ni DepEd Yusek Alain Pascua, nagtulong-tulong ang 39 singers at 9 musicians para gawin ang tribute na ito. What was your inspiration habang isinusulat nito? Talaga inspiration ko talaga sila, yung mga frontliners natin. No? Mm-hmm. Since napapanood ko sa feature sa 24 Horas, yung greatness nila, yung heroism, mm-hmm. and yung sacrifices nila. No? Isa si Kapuso Comedy Genius sa mga naglapat ng kanyang tinig sa kanta.
feeling ko wala akong magagawa against this. And from where I am, kaya kong mag-record, kaya kong mag-send ng files. Pero yung ibang, yung maging tipong ginagawa ng mga frontliners, hindi ko kaya. Kaya readily, nung sinabihan ako ni Albert, kung available ako, sabi ko, oo naman, sino bang hindi available ngayon? Kasama rin sa mga nagbahagi ng kanilang tinig ay ang COVID survivors na sina DepEd Secretary Leonor Briones at ang musician na si Ricky Gonzalez. Nagkaroon ng impact at meaning yung kanta dahil talagang sila mismo, in-experience nila yung kabayanihan at kadakilaan ng mga frontliners natin. Habang nagigitara kayo para doon sa kanta, ano po ang naiisip niyo ng mga panahon yun? Hindi biro yung ginagawa nila, sinusugal nila yung buhay nila para sa iba. O, totoo yun, kasi kahit na infected ako, alam mo yun, talagang lumalapit sila sa akin pag may kailangan ako. Nagtatrabaho si Gonzalez sa isang cruise ship na umiikot sa Asia. At noong February 17, nagpositibo siya sa COVID-19 habang nasa Yokohama, Japan. Inabot ng 18 araw ang kanyang pagpapagaling. Ibinahagi niya ang kanyang naging sandigan sa itinuturing na pinakamatinding hamon sa buhay niya. Una-una, sundin mo lahat ng pinapayo ng doktor. Lagi akong umiinom ng vitamins, hydrated ako palagi, and most especially, pagdarasal. Ang awit nila para sa frontliners, bukod sa pagkilala sa mga bayani ng pandemic, layon ding makakalap ng pondo ang revenue ng views ng official music video na naka-upload sa DepEd official Facebook page at YouTube channel ng arranger nitong si Albert Tamayo, itutulong sa mga frontliner. Pero may iba't ibang YouTube sites na nag-upload ng music video na wala sa kanilang pahintulot. Nakakalungkot isipin, on the first day na in-upload ito, napirata agad. Parang it kind of defeats the purpose, grabe, diba? Well, yan talaga ang kalagayan ng Pilipinas. Gaya na sinasabi ko sa mga anak ko, pag tama ginawa mo, tama magiging resulta. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Ininspeksyon ng National Task Force COVID-19 at ni Pasig Mayor Vico Soto ang Philippine Sports Arena na isa sa mga gagawing mega community quarantine facility sa bansa. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Jessica, narito tayo ngayon sa loob ng Phil Sports Arena o mas kilala bilang Ultra na ginawang quarantine facility ng pamahalaan. Kanina nga, gaya ng sinabi mo, sinilip ito ng pamahalang lungsod ng Pasig pati na rin ng mga opisyal ng National Task Force on COVID-19 para masiguro yung kahandaan nito dahil nga sa susunod na linggo ay tatanggap na ito ng mga hindi malubhang pasyente ng COVID-19 mula sa Eastern Metro Manila. Dito sa Phil Sports Arena o mas kilalang Ultra, itinayo ang kauna-unahang mega community quarantine facility sa East Sector ng Metro Manila. May 132-bed capacity ito na tatanggap lamang ng mga COVID-positive na may mild symptoms at asymptomatic patients. Kanina, ininspeksyon na ito ng mga opisyal ng National Task Force COVID-19 at ni Pasig Mayor Vico Soto para masiguro ang kahandaan oras na buksan na ito sa susunod na linggo. Ang primordial concern ng NTF, kung maaari, lahat ng mga potential na may sakit na maaaring magdala ng sakit sa bawat komunidad, sa maagarang paraan, ma-isolate na sila. Pinaka-importante dyan yung mga asymptomatic at yung mga may sakit na at madala sila sa kanilang mga isolation facilities. Yung home quarantine kasi hindi siya effective. Although yung iba ngayon naka-home quarantine, pero ang ideal situation natin, lahat sila ay nasa pasilidad katulad nito para talagang nababantayan natin sila. Hindi lang yung pangangailangan nila sa pangkalusugan, kundi pati po yung security ng mga komunidad natin, ng mga barangay natin, na yung mga positive ay hindi talaga gumagala, hindi lumalabas ng bahay. Pero hindi lahat pwedeng dalhin dito. Kailangan talaga i-assess yung estado ng pasyente ng mga doktor natin. Ang kailangan nating protektahan din ng maigi sa mga facilities na ganito, yung ating mga health workers.
Kaya nga very strict yung protocols. May mga CCTV, hindi masyadong mag-spend ng time ang mga health workers natin sa loob nung tinatawag nilang red zone. Bukod sa libre ang pagkain, the aircon, may wifi at 24/7 ang mga nagbabantay na doktor at nurse. Kung makikita niyo po, gaya ng ibang mga mega community quarantine facility, color-coded din po rito. May kulay ube o purple at meron din po yung dilaw naman. Ito ay para raw mas maging maayos at di malito ang mga nurse sa mga pasyenteng inaasikaso o naka-assign sa kanila. Gayun din sa mga pasyente para alam nila kung saang nurse station sila pupunta kapag may kailangan sila. Ngayon naman po, kung halimbawa emergency situation at hindi makakatayo ang pasyente, bubuksan lang nila ang switch ng ilaw para matawag ang atensyon ng nurse nila. Tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng Pasig government at ng mga pribadong sektor ng ayuda sa mga residente ng Pasig. Bukod sa pagkain at perang ipinamahagi ni Vice Mayor Iyo Bernardo para pambili ng gatas, gatas at biskwit din ay pinamahagi ng ilang individual sa 300 bata sa Barangay Sagad. Simula bukas, ipatutupad naman ang mas mahigpit na patakaran sa pagbili ng mga residente sa Pasig Mega Market para masiguro pa rin ang physical distancing sa lungsod. Jessica, sa pag-inspeksyon kanina na mga otoridad, may mga bahagya pang mga kailangan ayusin, no? Gaya halimbawa ng mga open canopy na kailangan isara para siguradong protektado yung mga health workers. Kailangan din syempre masanitize ulit yung buong lugar. Samantala, COVID update naman tayo dito sa lungsod ng Pasig. Nadagdagan pa po ng 5 yung bilang ng mga pasyente nag-positibo sa COVID-19. Umabot na po sa 266, 47 naman po yung nasawi, 57 ang kabuuang bilang ng mga naka-recover, at 126 na po yung kabuuang ang bilang ng mga nakremate dito sa lungsod ng Pasig. Jessica? Ingat at maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Vacation resort noon, quarantine facility muna ngayon. Ganyan po ang mangyayari sa ilang bakasyonan sa Pansol sa Laguna. Samantala, dumiskarte naman ang mga taga Carmona, Cavite para mapalakas ang resistensya kahit naka-lockdown. Nakatutok live si John Consulta. John? Vicky, sa kabila nga ng umiiral na lockdown sa probinsya ng Cavite, kakaibang hataw naman at tuloy itong kanilang diskarte ng mga taga Carmona, Cavite para manatiling fit ngayong panahon ng quarantine. Todo indak ang mga Zumba instructor sa Carmona, Cavite, pero ang kanilang mga parokyano hindi nila kaharap, kundi naka-livestream lang mula sa kanilang bahay. Ang mga pamilya sama-sama kumagpapawis sa online Zumba. Pero kahit nasa bahay, may social distancing at para hindi magkauntugan habang nagzuzumba. Patok at epektibong kontrabagot ang 3 times a week na online Zumba ng Carmona LGU dahil marami na ang sumasabay sa virtual indakan sa umaga. Dahil nga nakikita namin na marami ay tumataba na dahil puro kain at tulog lang, hindi makalabas. So binuksan namin muli yung aming Dalia, yung Direct Access to Healthy Lifestyle Intervention Advocacy, itong Zumba. May tugtog na yun, may mga step na yun na gagawin nila for 1 hour. Ang ilan naman sa mga resort sa Pansol, Calamba, Laguna, ginawa ng quarantine facility ng Calamba LGU. The aircon ang mga kwarto na meron ding telebisyon. Tututukan ng mga designated health workers ang mga facilities para maalagaan ang mga suspected COVID patients. Kung sakasakaling dumating yung puntos po na mas kakailanganin natin ng mas malawak na pasilidad dito po sa ating lungsod, ay may mga naka-target na po kaming mga malalaking resort na ma-accommodate po yung mga posibleng maging cases pa ng COVID. Kasabay ng ikinakasang rapid testing sa Calamba City, magsasagawa rin ng tagging. Ang mga suspected case ng COVID-19 lalagyan ng bracelet na hindi pwedeng alisin. Kailangan nila mag-observe ng 14-day quarantine sa loob ng bahay hanggat hindi nakukumpirmang negatibo sa COVID-19 tests. Kung lumabas ng bahay yan, which is bawal in the first place, pagkatapos nakitang may nakatag, alam ng mga tao pag tinag ka, suspected ka, mismong tao na rin ang iiwas sa kanya. If they cut it, nawalang authority. No? Kasi meron kaming guidelines na gagawin, may ordinance po kami, meron pong penalty sa ordinance namin. It could be a fine or imprisonment.
Vicky, dahil kulang nga ang slot na binigay para sa Social Amelioration Program para sa lungsod, ay naglaan na ang Kalamba LGU ng 215 million pesos para mabigyan ng tigta 3,000 ang 80,000 pamilyang pinakanangangailangan sa lungsod ng Kalamba. Vicky. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Tuloy ang pag-repair sa ilang bahagi ng EDSA, C5 Road at Rojas Boulevard sa gitna ng umiiral na Enhanced Community Quarantine. Obligado raw ang mga kontraktor na protektahan ang mga trabahador laban sa COVID-19. E nasusunod naman ba? Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Atom, mga kapuso, baka hindi nyo nakikilala, ito po ay ang EDSA. Ito ang EDSA Santolan na bago tayo magkaroon ng COVID crisis ay isa sa pinakamatraffic na bahagi ng EDSA. Ngayon, itong maluwag na traffic dahil sa Enhanced Community Quarantine ang siyang sinasamantala ng DPWH para magsagawa ng repair at maintenance sa tatlong pangunahing kalsada sa Metro Manila. Dati-dati nakakapag-reblocking lang ang DPWH sa EDSA simula Biyernes ng gabi hanggang madaling araw ng Lunes dahil sa matinding traffic na idinudulot nito. Pero dahil sa umiiral na Enhanced Community Quarantine, ang dating mala parking lot na EDSA ngayon ay maluwag na maluwag. Kaya ang DPWH nagpa siya magkaroon ng limitadong rehabilitasyon sa ilang bahagi ng EDSA, C5 at Rojas Boulevard. Ma-reblocking na mga sections na dilapidated para naman yung delivery ng essential service natin unhampered. And yung workers natin will be observing the quarantine protocols. Sa Kabuuan, wala pang 100 construction workers sa pinagsama mga projects sa EDSA at Rojas Boulevard ang nasa kalsada. Equipment-based hanggat maaari ang mga proyekto. Ang mga construction worker naman, kailangan ding bigyan ng proteksyon. Dapat lahat ng construction workers naka-PPE, that will include yung face shield, face mask, yung gloves, and yung PPE. And then, they will always observe social distancing to ensure this. Merong supervisor from the contractor side and the DPWH side. Contractor will provide a facility where you will be able to sleep at hindi ka uwi. Inabutan namin ang mga construction worker na ito sa EDSA, nakasilong sa ilalim ng puno at sa tablang ito. Paliwanag ng project engineer, wala kasi silang barak sa mismong EDSA, pero hatid sundo raw sila sa tinutuloyang barak sa kanilang kontraktor. Maliban sa mask, wala kaming ibang nakitang matatawag na PPE o personal protective equipment na suot nila. Hindi rin sila nagre-reklamo. Isa't kalahating buwan ba naman silang natigil sa trabaho na walang inasahan kundi ang tulong mula sa kanilang mga barangay na wala rin naman daw katiyakan. Masaya kami, medyo naman kami sa pagkain kahit konti, kahit paano. Ay nakakaraos din. Okay lang, magtsatsaga kami sir kasi kesa naman walang trabaho. Wala rin naman maasahan eh. Sa project na ito, sa service road ng Rojas Boulevard, nagpapatuloy na rin ang trabaho. Mga taga Iloilo ang mga trabahador dito. Hindi naman daw sila pinabayaan ng kanilang kontraktor sa mahigit isang buwang natengga sila sa construction site. May barak silang may mga higaan, may kuryente, may palikuran at supply ng tubig. Masaya po kami, tuloy na eh. May kita na. Pag magtigil ka sa trabaho, wala rin pera, wala rin mapadala sa pamilya. Sa mga susunod na araw ay magkakaroon na rin daw ng mga maintenance at repair works sa C5. May mga maintenance at repair works din sa MRT. Atom, depende daw sa magiging assessment ng IATF ay maaring i-replicate o gayahin din itong tinatawag nilang limited scale repair and rehabilitation sa iba pang bahagi ng bansa. Atom. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Malayo na sa kanilang mga pamilya, problemado pa sa pagkain ang mga trabahador na stranded sa loob ng University of the Philippines sa Diliman. Dahil hindi sila residente ng Quezon City, hindi sila agad nabigyan ng ayuda. Nakatutok si Mav Gonzalez. Enero pa na sa UP Diliman sa Quezon City ang construction worker na si Ricky. Pero hindi niya inakalang sa itinatayo nilang gusali na siya maiipit dahil sa enhanced community quarantine. Natigil ang trabaho nila at hindi na makauwi sa Samar. Kaya para-paraan na lang sila para hindi magutom. May tanim dito yung sa likod ba? May tanim doon. Kinukuha namin para makakain lang din kami. Ano-anong tanim yun? Ano, talbos na kamuti. Ganun ma'am. Kangkong. Minsan may magbibigay sila ma'am yung ano namin. Bigyan kami 5 kilo, hati-hatiin na namin. Marami kasi kami.
Minsan kakain kami sa isang araw, dalawang bisis na lang, minsan isa lang. Pero kahit wala nang makain, mas iniisip pa rin niya ang mag-iina niyang naiwan sa probinsya. So, naalala ko rin yung pamilya namin, anong kinakain ng pamilya ko doon, ganun po ma'am. Wala mong padala, wala mong trabaho. Sa UP, di naman din stranded ang hardinerang si Marilu. Minsan sa isang linggo raw magpadala ng kaunting pagkain ang kontraktor na amo niya. Hindi rin daw niya masisi na hindi makabiyahe ang amo niya dahil sa lockdown. Kaya nang mabalita ang namimigay ng food pack sa barangay, ay pumunta sila ng mga kasamahan niya. Kung bibigyan daw po kami, ay kukulangin daw po sa mga rasyon nila kung mababawasan pa. Hindi na po kami nagpumilit kasi napahiya rin po kami. Umalis na lang po kami. Kung may tira-tira daw po. Pero hanggang sa ngayon, wala po silang inaabot sa aming tira-tira. Kasama si Ricky at Marilu sa mahigit 400 trabahador na stranded sa UP Diliman. Hindi sila agad nabigyan ng tulong ng lokal na pamahalaan dahil hindi naman sila residente rito. Inilapit na rin daw ng kanika nilang contractor sa Labor Department ang mga manggagawa pero wala pang ayuda sa ngayon. Liban sa 433 na aming na-monitor, out of 433, mga 328 dito ang talagang walang suporta halos nakukuha noon panahon na yun. Kasi meron namang contractor na sumusuport din sa kanilang mga staff. No? Sa ngayon, may ilang naabutan na rin daw ng tulong ng barangay. Ayon naman kay former Chancellor Michael Tan, nagpaabot na ng tulong ang UP mula sa mga alumni at estudyante nito. Samantala, inaalam naman ng All UP Workers Union ang mga naglabasang kwento na may mga stranded na trabahanteng kumain na umano ng mga pusang gala at daga. Sa Pandacan, Maynila naman, 121 construction workers ang stranded din sa kanilang barracks. Gawa ito sa yero kaya tagos ang matinding init. Siksikan din sila kaya pag may isang nagkasakit, tsak, hawa-hawa. Kung titingnan mo siya dito sa entrance, makipot lang siya pero wala palapag yan. Diyan kami lahat. Pinautang ng kontraktor nila ng tigi 1,000 piso ang mga trabahador. Ayon sa barangay chairman, nagpaabot na ng tulong ang barangay, pati na ang kalapit na pulisya at simbahan. Pero ang inaasahan talaga ng mga manggagawa ngayon ay ang ayuda mula sa DOLE para sa mga natigilang trabaho. Sinasabi nila, nag-apply. Eh, bakit hanggang ngayon wala? Yan din ang inaasahan namin. May pamilya kami. Na umaasa sa amin eh, kagaya ba ito pare-pare sa trabaho. Habang naghihintay sa ayuda ng gobyerno, nagpapasalamat ang mga manggagawa dahil stranded man sila, hindi naman nauubos ang mabubuting taong tumutulong sa kanila. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Pati pagbabakuna, drive-thru na rin, yan ang ginagawa ngayon ng ilang doktor lalo't takot ang maraming magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa mga ospital para iwas COVID-19. Pero hindi raw ito para sa lahat ng bakuna. Yan ang tinutukan ni Oscar Oida. Okay, last. 1, 2, 3. Okay. Hindi po kayo namamalik mata. Opo, si Doc nga nagbibigay ng drive-thru bakuna. Di na kailangan bumaba ng chikiting dahil sa loob na mismo ng kotse siya, binakunahan. Yan ang ginagawa ngayon ng ilang mga pediatrician tulad ni Dr. Andrew Vicencio. Lalo pa't takot daw ang karamihan ng mga magulang na dalhin ang kanilang mga anak sa ospital sa pangambang mahawa ng COVID-19. Usually po ang drive-thru immunization ay isang agreement or kasunduan sa isang magulang at sa isang doktor. Hindi naman po kasi lahat ng doktor ay nagbibigay ng ganitong serbisyo. Pero kami po mga private doctors, lalo yung mga may inaalagaan kaming pasyente, gumagawa at mahanap po kami ng paraan upang maipagpatuloy ang aming serbisyo sa kanila despite ng ating enhanced community quarantine. Siyempre, di basta-basta ang kanilang ginagawang paghahanda. Nililinis namin mabuti yung mga bagay-bagay tulad ng lalagyan ng bakuna. Naglilinis siyempre ang doktor, kailangan nagpupugas ng kamay, nag-alcohol. At bago kami siyempre pumunta at makiharap sa aming pasyente as much as possible, meron kaming mga protective gear. So dyan na papasok yung face mask, face shield, at kung kailangan gumamit ng gloves. Pero paglilinaw ni Doc Andrew, mga emergency case lang ang tinatanggap nila sa kanilang drive-thru bakuna. Doon lang sa mga importanteng kaso, tulad ng mga kaso kung saan sila ay nakagat, nakalmot ng aso or pusa, so hindi talaga natin mapagpapaliban ang immunization sa... Kung kailangan man ng konsultasyon, nakokontakt naman daw sila via video chat ng kanilang mga pasyente. Eh Doc, paano naman yung mga karaniwang bakuna na binibigay sa mga newborn baby? Huwag mo kayo mag-alala
as long as nagpa-follow po tayo sa ECQ, hindi po tayo lumalabas ng bahay, mababawasan po natin ang tsansa na makakuha ng sakit, hindi lamang po COVID ng ating mga anak. Manatili lang po muna kayo sa bahay. At pag na-lift po ang ECQ, mas maganda po makipag-appointment na po kayo sa doktor para mahabol po ninyo ang mga naatalang bakuna ng inyong mga anak. Oh, narinig mo ba yon, baby? Ang Department of Health na una nang nagpaalala sa mga magulang na dapat siguraduhin na babakunahan ang kanilang mga anak laban sa tigdas dahil available yan sa mga health center. I love your daddy. I love you. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sa kagustuhang makakuha ng tulong, isang senior citizen ang nakipila sa isang covered court sa Camarines Sur. Pero hindi pa man siya nakakakuha ng relief goods. Nawala na siya ng malay at kalaunan namatay. Nakatutok si Cedric Castillo. Pandugtong buhay na kung ituring ng mga walang-wala ang mga natatanggap na relief goods ngayong may Luzon lockdown. Pero hindi ito ang nangyari sa isang senior citizen sa Nabua, Camarines Sur. Nakapilat, naghihintay lang na mabigyan ng pagkain ang 62 taong gulang na si Roger Abilionar nang bigla siyang mawala ng malay sa covered court ng Barangay Santo Domingo. Ayon sa barangay tanod na si Ernesto Miliete, magkausap sila noon ng biktima nang bigla itong bumagsak sa sahig sa gitna ng provincial relief operation. Kakwentuhan ko dito, pag talikod ko, bigla na lang siyang bumagsak dito. Maputla siya eh. Pinaupo namin dyan, naninigas na siya. Dinala muna sa Barangay Health Center ang biktima bago isugod sa ospital pero binawian na ito ng buhay. Walang autopsy report na inilabas ang ospital. Ayon sa asawa ng biktima, wala siyang karamdaman. Hindi man nga napunta sa ospital kasi wala namang sakit yun. Sabi ni Leonida, inabutan ng lockdown sa Maynila ang kanilang mga anak. Wala rin daw siya sa bahay nang mangyari ang insidente kaya si Roger ang nagtsatsagang magpunta sa barangay para kunin ang libreng bigas. Ay naman sa barangay kagawad na si Lilia Azul, bago pa man isinagawa ang relief operation, paulit-ulit na raw nilang inanunsyo na bawal magpunta sa venue ang mga senior citizen, buntis, menor de edad at may sakit. Nag-disseminate kami house to house na nagbigay kami ng staff. Talagang hindi pinapupunta lahat. Pagtitiyak ng barangay, handa silang magbigay ng tulong sa pamilya ni Roger. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras. At sa ibang balita, lahat po ng rehiyon sa bansa ay may kaso ng COVID-19. Pero 26 na probinsya ang zero o walang kaso ng COVID hanggang ngayon. Kaya isinusulong po ng isang kongresista na magdeklara ng COVID-free provinces at dahan-dahan silang pakawalan mula sa lockdown. Nakatutok si Leigh Alves. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lahat ng 17 rehiyon sa Pilipinas meron ng mga kaso ng COVID-19. Pero higit sa kalahati ng mga kaso nasa Metro Manila, base sa datos ng Department of Health na sinuri ng GMA News Research. Pero kahit may COVID na sa lahat ng regions, hindi lahat ng probinsya napasok na ng virus. 26 na probinsya ang may zero case ng COVID-19. Sa 26 provinces na ito, 11 ang nasa Mindanao, 10 sa Luzon at 5 sa Visayas. Hindi pa kasama sa bilang na yan yung mga probinsyang nagkaroon dati ng kaso ng COVID-19 pero gumaling na kaya zero case na ngayon. Bagamat ang deklarasyon ng Enhanced Community Quarantine ay para lamang sa Luzon, sumunod din dito ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas at Mindanao. Bago ang ECQ, nagdeklara si Pangulong Duterte ng State of Public Health Emergency sa buong bansa. Habang tumatagal ang lockdown, palaki ng palaki ang epekto nito sa kabuhayan ng mga tao, sa mga negosyo at ekonomiya, ayon kay Samar 1st District Congressman Edgar Mary Sarmiento. Karamihan, sinunod rin ang guideline ng IATF sa Luzon. Halos lahat ng
bansa natin eh, nag-close down rin eh. It's not really in Luzon. Visayas and Mindanao as well, they locked down the border. Kaya formal na mungkahi ni Congressman Sarmiento sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases pagkatapos ng April 30 magdeklara ng COVID-free provinces at unti-unting palayain ang mga ito mula sa enhanced community quarantine. Ang ilockdown na lang daw ay yung mga rehiyong di pa rin bumababa ang mga kaso ng COVID-19. Sa nasasakupan ni Congressman Sarmiento sa unang distrito ng Samar, halimbawa, tatlo lang daw ang kaso ng COVID-19. Magaling na ang isa at hinihintay na lang na magnegatibo ang dalawa na naka-quarantine pa ngayon. Sa mungkahi ng mambabatas, sarado pa rin ang border sa mga COVID-free zones. Pero unti-unting ibabalik sa normal ang buhay sa loob ng probinsya. Essential goods lamang ang papayagang makalabas-masok. Sa umpisa, 50% muna raw ng workforce ng gobyerno, private at commercial establishments ang papayagang pumasok pero dapat sumailalim sila sa rapid testing. Unti-unting dadagdagan ng 10% ang workforce kada linggo kapag walang kaso ng COVID-19 na na-monitor. Ang una-una siguro natin kinukonsider ang food chain, no? Ang sinasabi natin specifically sardines, no? Nanggagaling ito sa Mindanao, ang raw supply. If reason why we're doing this para naman gradually, balik natin sa normal ang ibang lugar na wala naman infection itong COVID-19. Magpapatuloy pa rin daw ang physical distancing at iba pang safety measures para makaiwas sa sakit at daily monitoring kung may mga bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Ang tulong pinansyal na nakuha, ginawang puhunan sa illegal na droga. Yan ang nabisto ng pulisya na ginawa raw ng magbalaing four-piece beneficiary. Nakatutok si James Agustin. Hindi nagpapigil sa enhanced community quarantine ang transaksyon sa ilegal na droga ng magkakaanak na ito sa Barangay Tatalon, Quezon City. Tinarget ng Police Bybus Operation si Elvi Flores na nabilhan ng shabu. Arestado siya at ang dalawa niyang anak na sina Angelito at Nathalie, pati ang balae na si Raquel Bona. Yung kanyang anak, ginagamit na tagapag-abot pag kami mga bumibili ng droga, siyang ginagamit na runner. And then yung kanyang balae, base doon sa ating investigation, no, gumagamit din ng kumukuha. Nakuha sa mga sospek ang 13 sachet ng umunay shabu na may street value na 34,000 pesos. Umamin si Elvin na 3 taon na siya nagtutula, kasabwat ang dalawang anak. Bilang buhay ko po sa mga anak ko dahil wala po akong asawa. Saka sobrang kahirapan po ng buhay, kaya po namin nagagawa. Ilang beses lang po, pero hindi po talaga madalang nautusan niya kami. Pero giit ng balaing si Bona. Hindi ko po alam yung transaksyon nila. Benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps, sina Elvi at Bona. Nakatanggap daw sila ng tig 6,700 pesos na tulong pinansyal ngayong may lockdown na ginamit daw nila pambili ng pagkain. Pero ayon sa pulisya, ito yung ginagawa nilang puhunan. And sinamin naman itong tao, di ba, na talagang kanila. At yan yung kanilang ginagawa nga na pambuhay sa kanyang pamilya. James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Saan man sa mundo, buhay ang bayanihan ng mga Pilipino. Tulad sa Italia kung saan mismong mga OFW ang nagre-repack at naghahatid ng mga relief goods sa ating mga kababayan. Nakatutok si Oscar Oida. Naglalakad tayo para mamigay ulit ng mga natira pang rasyon. Bit-bit ang relief goods, isa-isang sinadya ng OFW na si Ray Lapitan Rebudal ang mga bahay ng mga kapwa Pinoy sa Reggio Calabria sa South Italy. Hirap na raw kasi silang makakuha ng supply ng pagkain. Ang mga kababayan natin also halos isang buwan at kalahati na nakalockdown dito sa amin. Tapos yung mga may trabaho dati, hindi na rin makapagtrabaho dahil napunti yung sa lockdown na ito. So kung walang trabaho, walang sweldo, tama? Oo, tama. Katuwang ni Ray ang ilan pa nating kababayan doon mula sa paghahagilap ng tulong, pagre-repack hanggang sa pamamahagi nito. Ayan si Pres, nagre-repack na. Kumuha ka. Kailangan ng support! Ayan po. Kami lang po nagre-repack dahil bawal ang marami. Mga pasta. Ito po yung mga kiwi na mga prutas.
Ang dami po. Pamimigay natin sa ating mga kababayan. Ang ilan, paabot daw ng mga nakakaluwag-luwag na kababayan doon. Pero marami rin galing sa Italian government. Na medyo nahihirapan yung gobyerno ng Italy ano na maghatid ng mga tulong. So naisipan ko po na kontakin yung komune, yung tinatawag na munisipyo. At binigyan kami ng mga goods at naihatid namin sa ating mga kapwa-Pilipino na talagang nangangailangan. Maigit 3,000 raw ang Pinoy sa kanilang area, kaya ubusan daw ng lakas ang ginagawa nilang bayanihan. Pero ang pagod, gaano man katindi, naglalaho raw dahil sa mga ngiting isinusukli ng mga kababayang natutulungan. O, panawagan ko lang po dyan, sana yun nga, makinig sila sa kung ano ang inuutos ng ating gobyerno. Dahil ikabubuti din natin yun, huwag na po sanang lumabas kung hindi po lalabas dahil yung mga lalabas lang po, yung mga priority lang talaga na. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Papalapit na sa finish line ang Marikina Testing Center para makakuha ng DOH accreditation. Matapos naman magkasakit ng mahigit 40 staff ng RITM, kumpiyansa naman si Marikina Mayor Marcy Chodoro na hindi magkakahawaan ng COVID sa kanilang testing center. Nakatutok si Maki Pulido. Dahil hindi na ihatid kahapon ng RITM ang live COVID virus samples, Marikina LGU na ang sumundo nito kaninang umaga. Gagamitin ang mga samples sa proficiency test ng mga tauhan ng Marikina Testing Center. Naiintindihan naman daw ng Marikina LGU na posibleng abala ang RITM dahil 43 sa RITM staff ang na-infect ng COVID-19. Kaya sila na ang sumundo ng virus samples. Nasa loob ng viral transport media ang 5 COVID samples nang dumating ito bago magtanghali kanina. Ito na ang huling yugto ng proficiency test. Kung pumasa ang Marikina Testing Center, mabibigyan na ito ng DOH accreditation. Sa proficiency test, titingnan kung pareho ang resulta ng isasagawang test ng Marikina sa resulta ng RITM. Kahit gabi naman po, pag lumabas ang evaluation ng RITM, na sinabi nila na pasado na, ini-issue namin agad ang lisensya, tinatawagan namin ang testing center. Hindi nag-aalala si Mayor Marcy Chodoro na magaya sila sa RITM na nahawaan ng virus ang staff. Stricto na nga raw ang biosafety protocol nila, nasa hiwalay pang gusali ang testing center. Di tulad sa RITM na may mga katabing opisina ang laboratorio. Bihasa rin daw ang mga tatao sa laboratorio. Mula sa Amang Rodriguez Hospital ang molecular pathologists. Galing Manila Health Tech ang medical technologists. At ang gagawa ng swabbing ay composite team na nagsuswab na mula day 1 ng quarantine. Ang objective ng testing facility na meron tayo sa Marikina ay mabawasan yung transmission ng coronavirus. Kaya mahalaga yung early detection para early treatment at early isolation. Bago dumating ang mga virus samples kanina, binigyan na ng anti-flu vaccine ang mga tatao sa laboratorio. Kasunod nito ang anti-pneumonia vaccine. Kung meron man silang maramdaman, mild na lang kung sakaling magkaroon man. Kung sa ibang lugar, rapid testing ang ginagamit. Polymerase chain reaction o PCR-based naman ang sa Marikina. Dito, kukunin ang sample sa pamamagitan ng swabbing at isasalang sa PCR machine. Sabi ng DOH, PCR ang gold standard sa COVID testing. Marami raw limitasyon ang rapid testing dahil antibodies ang nakikita, hindi ang mismong COVID virus. Kung halimbawa mag-test tayo ng walang simptomas o di kaya mag-test tayo ng isang tao na maaga pa lang ang infection, magpo-false negative po tayo dyan. Dahil dyan, nag-issue ang DOH ng guidelines sa mga LGU na gumagamit ng rapid test. Kailangan ito ng isa pang test o confirmatory test sa PCR para makasiguro. Kung magsimula na ang swabbing sa Marikina, nakikita ni Mayor Marcy Chodoro na tataas ang bilang ng mga COVID cases sa syudad, kaya pinaghahandaan na raw ang mga pasilidad para rito. As of April 20, may 89 COVID positive, isang probable at 22 suspected. 13 na ang nakarecover, 22 na ang namatay. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Magkaka-mass testing na rin sa Mandaluyong. Sa tulong yan ng bubuksang PCR Molecular Laboratory ng Philippine Red Cross. Yan ang tinutukan live ni Katrina Son. Katrina.
Jessica, bukas nga ay magsisimula na ang mass testing dito sa Mandaluyong. Sa gitna nga iyan ng napilay na operasyon ng Mandaluyong Medical Center dahil nahawa ang halos kalahati sa mga staff nito ng sakit. Sa loob ng isang buwan, lilimitahan na ang pagtanggap ng mga pasyente sa Mandaluyong Medical Center. Yung mga emergency na lang talagang as in emergency kasi 60 of our nurses and doctors, pati mga rad tech, pati utility, meron na sila, positive na sila. Nag-mass hiring na ng medical personnel ang city government, pero kakaunti raw ang nag-a-apply. Aminado silang mahirap matuldukan ang pagkalat ng sakit. Kaya malaking tulong daw ang PCR testing ng Philippine Red Cross. Tomorrow na mag-i-start na kami, yes, ng mass testing, dito namin yan ilalagay sa aming mga, kung saan yung aming mga PUIs and PUMs. So sila na muna ipa-priority namin para sa ganon, ma-eliminate na talaga namin yung magpa-positive doon. Siguro kung ilan yung ibibigay na sa amin ni Senator, yun yung gagamitin namin tomorrow lahat. 100 to 200 suspected at probable COVID-19 patients ang itetest araw-araw sa Mandaluyong. Isusunod ang mga frontliner. Gagawin daw nila ito hanggang maitest ang lahat ng mga kinakailangang itest. Kanina, sa ginanap na ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Philippine Red Cross at local government units ng Metro Manila, kasama na ang Mandaluyong. Mandaluyong ang una nilang binigyan ng swab test kits. Nakipag-ugnayan daw talaga si Mayor Abalos para agad nang masimulan ang pagtetest sa Mandaluyong. Sa kabuuan, walo na ang gumagana nilang PCR machine sabang may apat pang parating. The machine is capable of 1,200 per machine. We'll try for 1,000 but I'll be happy with 500 muna. Let them learn it. Kasi pag sinabi mo, mahirap. Pero hindi mag-aambisyon yan. Kailangan ambisyon mo, 1,000. Pero bawal ang walk-in. Kailangan mo nang tumawag sa hotline 1158 para sa screening. May doktor ding naka-standby. Pero hindi po libre ang test. Sa mga maaaprubahan, 3,500 pesos per test ang magagastos. Jessica, 24/7 nga ang mga laboratorio ng Philippine Red Cross. 24/7 din ang kanilang mga call center. Ngunit paalala nila sa publiko na bago magpunta sa kanilang mga laboratorio ay tumawag muna at magpa-appointment dahil 30 to 40 persons lamang ang kaya nilang itest kada oras. Jessica? Ingat at maraming salamat sa iyo, Katrina Son. Paano kaya kung inabutan ka ng lockdown sa paraisong gaya ng Boracay? Yan ang sitwasyon ngayon ng ilang estudyante na nag-on-the-job training sa ilang resort sa isla. Nakatutok si JP Soriano. Hello guys, andito po tayo ngayon sa Boracay. Payapa ang paligid at tunog ng alon lang ang maririnig. Ganito ang itsura ngayon ng isla ng Boracay. Dahil sa lockdown, malayong malayo ang itsura nito tuwing peak season na tag-init. Kuha ito ng HRM student na si Jason sa White Beach ng Station 2 ngayong araw. Kung makikita niyo po, wala po talagang naka-open ng mga establishment and wala pong mga naniligo. So, ikutin po natin. Ayan, hanggang dun po sa dulo. So, wala rin po tayong mapapansin na mga tao dito. Nakalapit si Jason sa beachfront ng Boracay dahil siya ang may hawak ng quarantine pass ng kanyang mga kaklase at kasamahang nag-on-the-job training sa ilang resort sa Boracay. Isa si Jason sa 28 HRM students mula sa Nueva Ecija na inabutan ng ECQ sa Boracay. Nagkaroon po ng ECQ, ang nangyari po sa amin ay nag-stay lang po kami sa apartment. Then ang barangay naman po, nagbigay po ng 2 quarantine pass sa aming 28 na estudyante para po makalabas para pumili ng mga foods and pagka po may mga nagpapadala ng pera. Dahil nagsara muna ang mga resort at hotel kung saan sila nag-OJT, inilagay sila sa isang apartment type na bahay sa isang bahagi ng isla. Sagot naman ang kanilang paaralan ang gastos sa apartment at pagkain. Pero sa dami po kasi namin, 28 po kami, hindi po maiiwasan na may magsari-sari ng gastos din po kami galing po sa mga parents namin.
Pero stranded in Paradise man sila, hindi rin sila pwedeng maligo o mamasyal sa isa sa pinakamagandang beach sa buong mundo. Kada lalabas ko ang mga tao ay kailangan talaga nakamask and ini-implement din naman po nila ang social distancing. Nangako ang pamanuan ng kanilang paaralan na inaasikaso na nito ang kanilang pag-uwi. Inilapit na rin ng GMA News sa Interagency Task Force ang sitwasyon ng mga OJT students na naiwan sa Boracay para mabigyan ng travel pass at makauwi sa lalong madaling panahon. JP Soriano, Nakatutok, 24 oras. Imbes na sa Hunyo, baka Agosto na raw ang pagbabalik eskwela dahil sa COVID-19 pandemic. Kung sakaling mangyari yan, paano yung dalawang buwan na mawawala sa school year? Alamin sa pagtutok ni Athena Imperial. Dahil sa panganib na maaaring idulot ng COVID-19 sa mga guro, estudyante at mga staff ng paaralan, binabalak ng Department of Education na buksan ang klase sa buwan ng Agosto sa halip na sa Hunyo. Ayon kay DepEd Secretary Leonor Briones, kailangan pa rin ipagpatuloy ang edukasyon ng kabataan pero dahil sa banta ng coronavirus, prioridad sa ngayon ang kaligtasan at kalusugan ng lahat. Ang lumabas sa ating mga consultations ay karamihan nagsasabi para may panahon tayo na maghanda sa pagbabago ng edukasyon, pagbabago ng pamamaraan ng pagturo at saka kailangan masigurado natin malinis at safe yung ating kabataan. Karamihan sa nagre-respond ay para sa August. Dagdag ni Briones, hinihintay pa rin nila ang rekomendasyon ng Interagency Task Force o IATF at ni Pangulong Rodrigo Duterte para maging pinal ang desisyon sa pagbubukas ng klase. Kung sa Agosto nga magsisimula ang klase, hindi naman daw masasayang ang dalawang buwang mawawala ng klase ang mga estudyante. Ang kabataan, dahil hindi sila papasok ng dalawang buwan kung hindi matutuloy ang opening sila ay ini-encourage natin na pupunta sa mga website natin. Ito ang pinaka-popular ay ang tinatawag nating DepEd Commons na pinupuntahan ng mga teacher at saka mga learners na umabot na ng 4.2 million ang nag-a-access itong website na itong facility na ito. At nandoon yung leksyon, nandoon yung mga test. At dahil hindi pa raw alam kung kailan matatapos ang COVID pandemic, isang bagong learning system ang pinag-aaralan at inihahanda ng kagawaran para sa susunod na pasukan. Tingnan namin talaga ang yung tinatawag na alternative delivery modes. Hindi lahat face to face, kundi mayroong mga gagawin ang mga bata sa kanilang tahanan. Mayroon silang mga ibang mga activities, learning activities, para matupad naman ang requirement ng law na you have to have a certain number of days to devote to schooling. Paliwanag ng DepEd, mahalaga raw sa platform na ito ang paggamit ng computers at internet connection. Importante ring i-monitor o i-follow up ng mga magulang o guardian ang online learning interaction ng mga estudyante. Base naman sa panuntunan ng DepEd, dapat last resort ang mga paaralan at learning institutions sa paggamit ng mga ito bilang quarantine facility. Unang-una po, syempre dapat last resort. Ibig sabihin, meron pong ginawa na pagsusurvey kung may iba pang masa angkop na lugar para dito, halimbawa mga other medical or other places na or venue na pamaaari or angkop para sa maging quarantine. Paliwanag naman ni Professor Maharlagmay ng UP Resilience Institute, pinakamalaki ang posibilidad na makuha ang COVID infection sa mga paaralan. Kaya suhestyon niya, ipagpaliban muna ang on-campus classes hanggang Disyembre. Kapag walang klase hanggang December, ay malaki po ang maibabawas natin sa transmission ng COVID-19. Sa ngayon, wala pang desisyon ang Malacanang sa suhestyong ito. Wala pa pong desisyon ng presidente. Yung mga kabataan, sila po yung talagang nakikihalubilo, lalong-lalo na dun sa mga specially vulnerable groups gaya ng mga senior citizen. Athena Imperial, Nakatutok, 24 oras. Habang busy sa paggawa ng artworks for a cause, worried din daw ang kapuso leading man na si Tom Rodriguez para sa kanyang pamilya na nasa Amerika.
ang mismong kapatid niya, isang frontliner. Makichika kay Nelson Cana. Aminado si Tom Rodriguez na nababahala siya para sa kanyang pamilya na nasa Arizona at California sa Amerika, lalo na para sa kapatid na nurse. Ang Estados Unidos na kasi ang may pinakamataas na bilang ng mga tinamaan ng COVID-19. They've been staying at home ever since na I myself started quarantining here. Mm-hmm. Sila din for the most part, they tried to do that na. Except I have a sister who's in the healthcare industry, so mm-hmm. she has to work kasi essential siya. My mom is with her, helping her take care of my nephew. Kasi hindi niya mayakap, she has to really change clothes before she enters the house, sanitize. Mm-hmm. Ganito rin si Tom sa Pilipinas. Nakatoka ang Kapuso Hank sa deliveries ng pagkain at iba pang essentials sa kanilang tahanan. Sa gitna ng aming usapan. Dahil syempre, yeah. Pamatay board. Ayun na. Sorry, Nelson. It's okay. You can put me on hold. I'll take care of it. Pero syempre, kailangan... Abala ngayon si Tom sa guhit pantawid. Na-inspire siya sa girlfriend na si Carla Abellana na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang oras ngayong naka-enhanced community quarantine tayo. Ipinakita ni Tom ang ilang nagawa na niyang mga artwork. Digital portrait ito, kung baga gagawin mo sa laptop mo. Tapos ipapadala mo sa kanila via email. Yeah, send it to them digitally. Sa ngayon, nakakalap na raw sila ng nasa 100,000 piso para sa mga manggagawang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa lockdown. Good problem daw para kay Tom ang dumaraming orders sa kanyang portraits. Ilan pa ba yung nakapila mong portraits na gagawin ngayon? Hindi ko na mabilang pero definitely marami pa. At para mapahinga ang kamay sa pagdodrawing, sumasabak sa iba't ibang challenge si Tom kasama si Carla. Isa na rito ang BF-GF's makeup. Pasado naman kaya kay Carla ang pag-glam up ni Tom? Comment lang niya, kailangan isang kamay lang yung gamitin because I tend to switch. So pag kabilang side, I use my other hand. Kaya medyo mm-hmm. yung eyeliner, minsan na walang undo. Hindi katulad sa Photoshop or sa digital art. May control Z dun wala. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang aking chika ngayong Tuesday night, week 6 ng ating Enhanced Community Quarantine. Ako pa rin si Iya Arellano reporting live and working from home dito sa Casa Arellano. Ma'am Jess, Miss Vicky, Adam. Salamat, Iya. Katulad po ng mga health worker, maituturing ding frontliner ang mga pulis. Hindi din biro ang sinusuong nilang panganib, mabantayan lamang ang mga checkpoint at may patupad ang lockdown. At bukod pa yan, sa iniinda nilang hirap dahil hindi sila basta-basta makalapit sa mga mahal sa buhay sa takot na makapagdala ng virus. Gaya ni Police Chief Master Sergeant Rafael Palacios, pinayagan siyang makauwi sa kanyang pamilya sa Negros Occidental para sa birthday ng isa niyang anak. Pero mula sa pinto ng bahay, nakatanaw lamang si Sergeant Palacios sa birthday girl na si Gabrielle Hart at sa isa pa niyang anak. Mahigit isang buwan nang hindi nakakauwi si Sergeant Palacios. Dahil dyan, nagsuot po ng plastic ang mga bata para makalapit sa amang frontliner na nauwi sa emosyonal na tagpo. Dalangin nila, matapos na ang krisis na ito para lagi na silang magkasama. Pero mga kapuso, ingat po tayo sa mga paggamit ng plastic po. At yan po ang mga balita ngayong Martes. Ako si Jessica Soho. Ako po si Ato Maraudio. At ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, 70 taon ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.